sabihin nila, gets naman namin. Hindi eh, hindi mo magigets, not until you try to listen first. Hello, RAR Nation. This is RJ Mataro and I'm joined here today by two of the lead stars ng bagong Boys Love series na hashtag influencers, si Cholo Sutianco and Leon Yasakyo. So, hi guys! Hello guys! Hello everyone! Hi! So, kumusta naman kayo, particularly yung nakaraang Typhoon Ulysses? Ano yung nangyari sa inyo? Yo, Charlie, ikaw na. Ako so far, fortunately, wala naman masyadong ano, pero dito kasi sa Pampanga, sa San Fernando, wala naman masyadong damages. Fortunately, dun sa mga katabing bayan, the places around the city, yun yung talaga mostly affected, specifically sa Palit, sa Candaba, Makabebe, and you know others, pati sa San Simon. Pero si Leon, I think, medyo maanis ka na, sa Marikina kasi siya, so, kursa ka. Ayun. Yun nga, balita ko rin, taga Marikina ka rin, tulad ko, na naka-experience directly ng Typhoon Ulysses. So yun nga, Leon, ikaw naman, kamusta ka? Okay naman na. Alam mo naman na yun, RJ. So, taga San Roque ako. So yung place dito is bababa. I mean, bahain talaga. So ayun, nung una is parang natatakot ako kasi biglang umangat yung tubig nung pagising ko. Tapos nawalan ng kuryente and all. So nung una, akala ko re-rescue kami kasi, pero luckily kasi nasa ako mataas yung building, so parang ang ginawa na lang namin is tumulong sa mga nasa labas. Parang pinapasok namin sila sa building para, you know, para tulungan din sila kasi kawawa naman. So yun, okay naman so far. Okay, well, yun nga, nagamarkina din ako, so I know your experience. Yeah. Ngayon doon naman tayo sa question proper. Let's begin. Now, with your new BL series, kamusta yung experience ng pag-film during lockdowns, during the pandemic? Ano yung experiences nyo? Leon, ikaw muna. Yung preparation for shoot, diba? No, I mean, ano yung experience yun while filming muna? While filming, okay. Ayun, medyo hassle siya para sa amin kasi yung tinatawag nating new normal na kailangan lahat is may mga papers, documents, swab test, tapos kailangan ipaalam sa area namin, location namin kung pwede bang gamitin yung place, ganun. Tapos yun nga sa social distancing, which is good naman na ginagawa naman namin yung mga protocols talaga. So, yeah. Okay naman siya so far. Kaya naman. Kaya naman, okay. Ikaw naman, Cholo. And of course, syempre, yun nga, sabi nga ni Leon, we needed to secure different permits, no, especially to the locations na pinagsushooting namin. Actually, getting to La Union was a really tough move, no, for us and the rest of the prod kasi aside from the swab test, ang dami-daming kailangan, clearances and such. Tapos, mahigpit talaga sila upon entry. And even actually when we were there, kasi when all the places were in GCQ, yung La Union was still in MGCQ. So, mahigpit pa din sila, lalo na sa locations, considering na hindi rin ganun kapabor yung ibang tao when it comes to shooting. Kasi nga, di ba, when you say shooting, talagang maano, dikit-dikit, ganun. Parang they're worried na hindi maano yung social distancing. Pero, yeah, so far so good. Luckily naman nakapag pumayag naman yung mga nasa places to issue permits. Ayan. Okay. So next question, ano yung mga preparations nyo for the role? So ikaw muna, Cholo. Preparations. Actually, even before this, we were always having a meeting sa Zoom, like talking about, you know, the characters, ganun, kasi nga, we can't, hindi pa kami nakakapag-meet, so we can't sit in, you know, a particular place na lahat kami, considering na ako, nasa Pampanga. Tapos yung iba, malalayo.
So ayun, usually we have Zoom meetings every now and then. Then of course, before that, we made the production made sure na nag-research kami about, you know, the BL genre and such and the issues of the LGBTQIA+. Tapos we also had a Soji talk with one of the most respected directors ng community, kasi sa Ben Casino. Of course, we also had an acting workshop with a Thailand director din, who is well-known din. So, ayun, as for the other preparations, siguro, ano, kanya-kanya, not until yung talagang workshops na nandun na. Ikaw, Leon? Ayun nga, parang same din naman kami ni Cholo kasi yun nga, nag-workshop kami, tapos nag-Zoom meeting kami about sa yung Soju Talk. Pero personally, ako kasi before, hindi ako familiar dati sa series na katulad ng ganito. So, ayun, nag-research ako sa internet at sa YouTube. Nanood ako ng mga, what do you call this, BL series, Thailand and Filipino. So, yun yung mga ginawa kong preparation for this project. Well, given na ang project nyo ay Boys Love Series leaning to the LGBTQIA+ community, ano yung stand nyo dun sa mga straight actors na nagpo-portray ng, you know, gay roles, LGBTQIA+ roles? So tingin nyo, appropriate ba siya or should it be done by, you know, members of the community? Ikaw muna, Leon. Personally kasi ano sa opinion ko is okay lang siya as long as alam niya kung ano yung pinaglalaban ng story ng character, parang ano na, for example yung like Black Lives Matter, di ba? Mm-hmm. Hindi mo naman kailangan maging black para maintindihan mo sila. Mm-hmm. Something like that, mga ganung bagay. Yeah, ikaw naman, Cholo. I think regarding this, people would always have different opinions, especially from those in the community. Kasi others believe that straight actors can't really grasp everything na pinagdadaanan ng mga members sa community. But as for me kasi, I don't really think kailangan it will be the people from the community themselves. I just think that yung pinaka-importante is these people would recognize their responsibility na be actors, not just the project. It's not just about accepting a role. It's it's being a representative of being like their ambassador. So parang you have to study every point, yung issues nila, you have to understand where they're coming from, yung issues nila. So ayun, I think as long as ginagawa ng mga BL actors yung supposed assignment nila, I don't think it matters. Pero of course it still depends on sa opinion ng iba. Definitely. And thank you for your answer. You know, well justified. Now, next question is, what is your stand naman dun sa Soji Bill? And ano yung importance ito para sa mga Filipino? Not only the LGBTQIA community, okay? As in lahat ng Filipino. Cholo? The community has suffered for so long. Really. It's like ever since, you know, even dun sa medieval period, diba? Even in you know, pati nung mga panahon pa yata ni, after ni Jesus Christ, diba? I mean, like, the community has been neglected and discriminated, no, in maybe both conscious and unconscious ways na ginagawa ng mga tao. And of course, we're advancing to this this era wherein we recognize what's wrong in the society and we try to fix it. And sabi nga nila, diba, the only thing that is constant is change itself. So I just think that we must be open to changes, especially if those changes aren't really for, you know, parang nakakasama for the community. And actually, it's really saddening, no? Because other people, they get misinterpretations of the Soji Equality Bill. Others would even say na, yung soju na yan, same-sex marriage lang yan.
That's different issue, di ba? Yeah. This just goes to show na malayong malayo pa yung mga tao from fully understanding or being fully intelligent and wise people na dapat ganito na sila ngayon. Kasi actually right now, dahil napaka-sensitive ng issue, dapat inaaral muna natin, di ba? We should read, go into details, know what we're dealing with. But others people would, you know, just get this very irrelevant opinions and just say na, alam mo yun, ano lang yan, same-sex, ano, bakit discriminated ba sila, parang special treatment, di ba? So, yeah, I just think sobrang kulang sa understanding yung ibang tao when it comes to that. And siguro sasabihin nila, gets naman namin. Hindi eh, hindi mo magigets, not until you try to listen first, di ba? Ayan. Yeah, we need it. So, mm-hmm. Yeah, so G-Quality Bill now. Pass ADB. Ikaw naman, Leon. Ayun na before ako dati about sa Soji Bill, parang kulang talaga yung knowledge ko about that bill. Pero syempre, kailangan nating i-educate from time to time yung sarili natin sa mga nangyari sa society ngayon. So ako, regarding sa Soji Bill na yan is, hindi ko naman siya dinaisek isa-isa. Ni-research ko yung mga bagay na bakit hindi naiintindihan ng ibang tao. Kasi lahat naman tayo, di ba, hindi lang naman LGBT community ang may SOGI. Mm-hmm. Everyone has SOGI. Mm-hmm. Right? So, kaya nga siya dinaisek into four sa SOGI bill. Like, it's homosexual, bisexual, asexual, and heterosexual. So, everyone has SOGI bill. SOGI, I mean. So, yun, it's like a basic human right. At the end of the day, it's basic human right. Mm-hmm. So, ayun, okay siya. Kung iintindihin mo man ng mabuti yung bill, okay siya kasi lahat tayo makikinabang. So, yeah. Okay. Ngayon naman, next question is, with the recent trend or recent boom ng BL sa bansa, sa tingin nyo, paano yung mga characters nyo dun sa series, sa hashtag influencers, yung paano siya makapag-leave ng mark in the LGBTQIA+ community? Leon? Paano ba? Ayun, yung character ko kasi is Migo Valle. Isa siyang socio-political vlogger na laging nagre-react sa mga Twitter trends. And alam naman natin na people nowadays at alam natin na sa LGBT community ay maraming mga ganon na sobrang vocal, very opinionated na tao. Siguro ano, mare-reflect nila yung sarili nila sa character ko na minsan is hindi sa sobrang opinionated niyang tao, hindi niya na alam kung paano umintindi. And at 'di ba kailangan natin is lagi mag-meet halfway. So yeah. Ganun lang. Okay. Ikaw naman, Chalo. I think members of the community have always been very vulnerable, especially to what the society has to say. Lagi. No, they've always been very afraid of what people might think of them. Kaya dito na lumalabas yung issue na they're afraid to come out. Diba? And I just hope that Rama Goncillo is one of those people, no, na meron talaga sa totoong buhay and they get to see that, hey, I think this character is me or this character actually did what I should have done. Yung ganun. Kasi I hope Rama Goncillo tells stories of other people or, you know, maybe even show them what you know what freedom is. I mean, but it's not easy to come out and others have been outed and I just want to show, I hope, sorry, Rama Goncillo shows these people na alam mo, ma-realize nila na hindi pala hindrance yung na-out ka, hindi pala hindrance yung pagiging part mo ng community to, you know, to feel something greater in life or para may ma-achieve ka sa buhay, that, you know, even though you're part of the community, you get to write your own story, you get to drive to your own success. And yun, kahit na may sabihin yung ibang tao, it's always gonna be love that matters the most. Na in the end, kahit pa the world is against you at masaya ka at wala kang tinatapakan tao,
ayun, sana ma-realize nila that at the end of the day, they only live once, and yung happiness nila at any cost, basta walang tatapakan tao, is always what should matter. Ayun. Now, next question. Ano yung message nyo para dun sa mga tao na or youths or people na hanggang ngayon nag-i-struggle pa rin sa sexuality nila? Cholo? As what M said, no, and I realize this, it's a really great time to be alive and to be part of the community in this present time. Kasi unlike before where the people who are part of the community are totally neglected and discriminated, now the society somehow, you know, recognizes the community, and yung community nagkakaisa na ngayon slowly, no, they're fighting for what needs to be fought. And yeah, I think it's okay not to come out yet kung hindi pa kayo ready. It's totally fine. I just want to tell these people na it's okay. You don't have to go out if you don't feel safe. Sabi ko nga dun sa tinweet ko after the first episode, no one belongs in the closet. But if you feel safer inside and you're not yet ready to come out, we'll be here guarding kaming mga nakakaintindi. And you don't have to force yourself to come out. One day when you're ready enough, diba, we'll be here supporting you. Meron kang pamilya sa labas ng closet. So, ayun. Ikaw naman, Leon. Ayun. Gusto lang sabihin sa mga taong nag-struggle pa rin sa sexuality nila is, okay lang yan. It takes time talaga. And hindi mo naman kailangan ipagsigawan sa buong mundo at bilangin yung isa't isang tao na, huy, bakla ako. Hindi mo kailangan gawin yan para lang i-accept ka ng tao. Okay na yung maging mabuti kang tao at wala kang tinataba ang tao. Yun yung isa sa mga okay. Parang hindi mo na kailangan kasing patunayan yung sarili mo sa kanila dahil bading or member ka ng community. As long as meron kang good heart, okay na. Okay. Now, we're going to do something on a lighter note naman. We're going to play Never Have I Ever. Familiar ba kayo sa game na yun? Yeah. Okay, wag na namin. Light lang yung questions ko. Ito na naman tayo. Hindi siya ganun ka-intense. So, basically, siguro mga 6 questions lang. Alright? Okay. So, okay, first right. is, never have I ever looked at someone else's phone to snoop around. Never. Oh, babait niyo. Ang mabait niyo naman. Hindi nakikiyosyoso sa ano. Kahit katabi man lang sa... Ako nagawa ko. Nagawa ko na. Ano, kasi ayoko din ng pinapakailaman na. Ikaw, Leon, paki-explain kung ano yung nangyari. Sa experience. Nagawa ko. Parang ano kasi, meron kasi akong... I have this, ano, this trait talaga na mapapatingin lang ako pero hindi ako makikis. Makikisyoso. Parang mapapatingin lang ako. Something like that. Yeah. Okay. Okay. Next is, never have I ever pranked my parents. Okay, Leon. Paki-explain. Nung bata pa ako, kasi gusto ko ng attention sa parents ko at saka sa family ko, lagi akong tumatakas ng bahay. Tapos, binabalot ko yung mga clothes ko sa bag ko, sa maleta. Tapos iiwan ko nakatambak doon. Tapos akala nila umalis na ako. Pero nandun lang ako sa may, what do you call this? Ceiling. Yung parang kisame, sa loob ng kisame. Tapos nandun lang ako buong araw. Meron akong Coco Crunch, Milo. Tapos yun yung pagkain ko buong araw. Parang everyday. Parang everyday ko naman pinaprank yung parents ko. Okay, everyday talaga. Kasi ganun kami. I mean, we prank each other a lot. Ano yung pinaka-memorable na prank na napul mo sa parents mo? Ano kasi yun? Nagdagay ako ng... Meron kaming project sa school yung... Agita, yung pagdadye ng shirt using Jobus. So, kumuha ako ng hindi na ginagamit na damit, t-shirt, napagliitan ko na. Tapos, hindi ko nagamit kasi may nagamit na ako. So, nilagyan ko na red na Jobo. So, nagmukhang dugo. So,
pag uwi ko, sinuot ko. Sabi ko, ah, ma! Ganun ako. Tapos, ang iyak-iyak na yung nanay ko. Ah, tawagin mo yung tatay mo, punta tayo kasi. Grabe naman kayo. Oo, ganun kasi ka. Yeah, yeah. Okay, well, next is, never have I ever checked out another person while I'm with my partner. Ay, ang bait naman. Ang bait ni Cholo. Ah, sige, Leon, Leon, paka-explain kung ano yung nangyari at saka paano. Ano siya? Paano ba? Naging kasalanan ko siya sa ex ko. So, yeah. Okay. Hindi ko ipagkakait na kasi hindi ako perfecto. Ayoko magmalinis. Parang masyado na tayong ma-showbiz. Mm-hmm. So, yung totoong buhay ba, i-showbiz pa natin, di ba? Mm-hmm. So, tama. Okay. Sorry na. I mean, okay. I guess it's normal to get attracted to others, di ba? Pero as long as di mo pinopursue. Oh, justified. Wait lang, natatawa ako. Sorry. I'm sorry. Wait lang, natatawa ako. Okay naman na, kasi parang tignan mo lang naman ah. You just checked it out. So, mm-hmm. Di mo pinopursue. Okay. Next question. Never have I ever did an online challenge. Gawa ko na. Sorry. Sige, Leon. Anong online challenge? Sige, ano yung mga online challenges na yan? Ano ba? Wait, dati meron trend sa Facebook eh. Yung parang ano, yung picture, one dot challenge. Nakisali ako before doon. So, yun lang. Nakakatuwa lang. ikaw, Cholo, ano yung online challenge? Yung ano, isa lang eh. Yung be careful who you bully challenge. Oh, kala mo pogi talaga eh. Wala lang, parang bakit? Puberty o ano? Oo, look at you now, di ba? Okay. Next question. Never have I ever got so drunk that I can't remember the night before. Oo na, ako na. Weak. Sa kamahinang nila lang. Ako na. Sige, Leon. Pakikin ko na nangyari sa kayong the morning after. Sige. Yes. Ano yung nangyari? During then? Nasa Baguio days ko nung nag-aaral pa ako sa Baguio. Okay. Tapos, pumunta ako sa isang club. And then, that time kasi broken-hearted ako. I was so devastated that time. And then, siyempre ako, ano lang, sige, wal-wal lang. College days, di ba? So, game, ganito, party-party eh. Eh, kinabukasan, hindi ko na alam. Nasa ibang bahay na ako. Hindi ko na. Pagtingin ko, hindi ko kilala yung kasama ko na babae. Nasa lapag ako, tapos nasa taas siya. Hmm. Tapos sabi ko, what happened? Sabi ko, ano nangyari? May ano ba? You know, the thing? May ganun ba na nangyari? Sabi ko, yun, to cut this off, tama na. Bausan pa ako mapunta. Okay. Last, never have I ever made someone cry. Okay, give context. Cholo, ikaw muna. Sorry na. Ang hirap no ito. Sana wala makakita nito. Anyway, I siguro kasi ako I have this tendency na kapag when I have someone ay tapos medyo nakaka naiisa-isa nahihimay ko yung red flags. Slowly unconsciously nagde-detach ako. So there will come a time na bigla na lang, okay. Yung ganun, parang, okay, bahala ka sa buhay mo, kahit anong gusto mo gawin. Ganun. So, yun din yung ayaw ko sa akin. That's the reason why, most of the time, I just cut people off. As in, one day, poof, bye. Ganun. Ayan. Okay. Ikaw naman sila. Din. Sorry. That's fine. We do have that tendencies naman. So, ikaw naman, Leon? Yung ano, ex ko.
Actually, nasaktan ko siya. Ganun. Tapos, nag-lay pa ako sa ibang tao. Alam mo yun? Tapos, parang, wala. Gusto ko lang i-admit yung kasalanan ko. Tapos, gusto ko lang din mag-sorry. Kasi, di ba? Parang, ito na yung time para, parang, hindi mo na, paano ba? Yung, kasi ako, before is, ayoko nang masyadong marami sinasabing mali sa akin. Parang, sensitive ako about that. Before, pero nung time na ano, natutunan ko na parang kailangan mong i-accept lahat ng pagkakamali mo, na mga taong sinaktan mo. So yun. Okay. Peace out. So we're done with the Never Have I Ever section of this interview. So final thoughts up. Ano yung gusto nyo maging take away ng viewers nyo, ng audience nyo when they watch hashtag influencers? Leon, ikaw muna. Paano ba? I-relate ko na lang sa ano, sa buhay ng isang Migo Valle, yung gusto kong ano sa kanila. Parang kahit na anumang pagsubok yung ibigay sa inyo ng panahon, kung gaano man kayong saktan ng panahon, always pick up those broken pieces and rise up like a phoenix. Okay. Ikaw naman, Cholo. Well, I just hope hashtag influencers series would give them a glimpse of what reality is out there. Mm-hmm. I mean, kung hindi nila na-realize na the society is like what it is dun sa series, I just hope it, you know, wakes them up and gives them the sense of urgency to do something about it na may mali sa society. So rather than just accepting and, you know, coexisting with these issues, I hope magising sila na, uy, we have to do something, this is wrong. And yun nga, based na din sa buhay ni Rama Concilio, I hope hindi sila pigilan ng kahit na anumang masasamang bagay, lalo na kung hindi totoo, to follow their heart's true desires, na kahit anumang sabihin ng ibang tao, as long as mabuti kang tao, sabi nga nila, at may mabuti kang puso, that's all that matters in the end. Your true intentions will be justified in the end. Ayun. Okay. Thank you very much sa interview na to. I really appreciate it. This is Leon Yastario. This is Cholo Sotianco. You're watching Lionheart TV. Rawr. Rawr.